ano po yung masasabi nyo sa mga kababayan natin na gulong-gulo na yung isip sa mga banggaan ng Marcos at Duterte? Ano masasabi sa ngayon, sa mga sangbang-sangay siguro, wag natin sila masyadong seryosohin. Mag-focus tayo sa mga sarili natin kasi tayo mismo ang dami na pinagdadaanan. Ngayon sir, anong tingin nyo sa nangyayari ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos? Ano masasabi nyo ngayon sa kanyang administrasyon? Wala naman siyang natupad sa kanyang mga pangako para sa mga mahirap. Sir, sa nagkaroon na bagong Pilipinas dito sa Luneta, so anong masasabi nyo po doon? Nakamay, tatapon lang sila ng pera, dami na gugupo. Kaya siya binabato ng adik ng mga umakit. Parang pinababayaan niya yung bumalik yung drogo, nasa kalsada na naman. Nakikita niyo anong nagawa na ng ating Pangulong Bong Marcos nung isang siyang nanalo bilang presidente? Kasi po yung si Bongbong Marcos, yan po ang patunayan niya. Pag siya ang mananalo, lahat po yung mga mahirap, mga lahat po ay babae na mga presyo para baguhin na po lahat. Para sa inyo po, anong pagkakaiba ng pamumuno ni President Duterte at President Bongbong Marcos? Malaki kasi bali yung kay BBM, although may yung sa bang economic, parang ito kasi parang nagtaasan yung mga bilihin lahat. Yung kay Duterte naman hindi naman. So hindi naman siguro kasalanan din ni bang BBM kung nagtaasan yung mga yung mga presyo kasi hindi naman niya saklawin. Kasi baka nagtaas yung mga materials kanya tapos so sa pamumuhay kasi parang masirap ngayon kung paganong panahon ni Duterte. Or maaring sa aking opinion naman, maaring nagkataon lang siguro yun. Hindi naman yun parang kasalanan ng isang presidente. Parang sadyang nangyayari yan sa ibang bansa nga, ganun din, di ba? Kapag tumaas yung inflation rate, ganun din. So, yun, ano bang itatanong nyo ba? Doon sir, sa pamumuno ni Tatay Digong, doon sa usapin ng war on drugs sa Peace Talks. Ha? Doon sa usapin po ng war on drugs, pabor ba kayo doon sir? Parang hindi, kasi yung may mga nadamay na mga inosente talaga eh. Maputi sana kung lahat yun ay mga talaga. Pero pagpalingan natin mga drug users sila or something, hindi pa rin tama na pagpapagtayin sila dito. Parang, pero syempre, kanya-kanya ng style yan. Style ni Digong yun. So parang style niya yun. So yung kay BBM naman, parang nag-tone down naman, di ba? Hindi siya yung katulad nyo. So, usapin po ng safety kagaya, magkakapaglakad ka ng gabi nung panahon ni Tatay Digong, sa ngayon po, ganun pa rin ba? Pareho lang naman, kasi kung bang di ka naman involved sa drugs, whether nung panahon ni Digong or yung ngayon, wala ka namang dapat ikatabi, di ba? Meron kasi kami po na-interview na naglalakad-lakad sila sa kalsada or naglalakad sila, may mga na-hold up po na, nung panahon ni Tatay Digong daw ay, parang nawala o nabawasan. Pero ngayon, nagbabalikan naman daw. Pareho lang. Parang lang sa'yo. Depende lang kasi yan sa kung pangpapano pinaportray ng ating government ng kanilang government. Parang gano'n. Pareho lang pang kahit naman saan. Na may mga hold-upan. Hindi pa rin nawawala yung mga krimen na yan. Mga piti-piti crimes na yan. Mga kunting hold-up, mga snatching. Kami nga rito, makatira kami dito sa Lansangan. Ayun, ang naging problema ngayon, wala sa Lansangan kami, pero wala namang konkretong ating gobyerno. Kumbaga, huli lang sila ng huli, dadaling ka dun sa Marikina. Parang katumbasa rin yun ng ng pagdikini sa iyo na parang oo nga, pinapakain ka nga, pero nakadetain ka naman, di ba? Parang ganun din, wala rin. Dapat sana magkaroon dito ng mga centers na pag ganitong gabi, pipili mong tulugan, tapos kinabukasan, aalis ka. Parang meron ka pa rin free will, hindi yung parang napabayulit yung human rights mo, di ba? Parang ganun. Sir, nabalitaan nyo na po ba yung usapin tungkol dun sa People's Initiative? Yung sa People's Initiative? Oo naman, kasi nagbabasa ako ng journal, tapos may mga YouTube naman dito. Hindi ako pabor ng ganun eh. Kagalang akin na kasi
dapat idaan yun sa tamang proseso na talaga nakapokus lang doon sa pagbabago doon sa ating economy. Hindi siya kung ano, kumbaga hindi siya yung engineer na papalitan mo yung ating constitution. Yung parang meron lang doon provision na nakapokus lang na kung paano mas mapaunlad pa yung ating economy. Ganun lang, pero yung mga fiscal incentive parang hindi naging maganda na ang ano eh. Kinalabasan eh, kasi nag-away-away na itong mga dating magkakaaliyado, di ba? Parang ganun. Tapos kung ano-ano lang sinasabi, parang hindi na magandang pakinggan. Ganun ba sir, yung naniniwala ba kayo sir, nagkakaroon ng bilihan o doon sa, para pumirma ka lang sa People's Nation? So far, hindi naman ko pipwedeng tayo bilang tayo, hindi tayo pipwedeng maniwala hanggat na hindi natin nasusubukan mismo na tayo mismo yung nilapitan, babayaran tayo. Mga ganyan-ganyan, puro mga fake news yung mga iba dyan. So doon sir sa ano, wala ko, napanood nyo na po yung naging rally ni Tatay Digong sa Davao. Oo. Na sinabihan niya si... Tinahamon niya si yung BPM na parang pinagbibintangan niya ng drug addict. Supposed to be, dapat hindi niya dapat ginagawa yung ganun kasi hindi ba siya na ano nun na anak niya, vice president, tapos member of the BPM's cabinet. Parang in bad taste, di ba? Parang ganun, tapos hindi dapat ganun. Dapat matuwa sila dahil naging part si Sara ng government ni BBM. So si BBM naman, napakabait naman, napakalawak ng pangunawa niya kasi sabi naman niya nung nagpunta siya sa Vietnam na so far naman wala naman daw siya napatakinkan na galing mismo kay ano, Sara. So yun naman yung the most important sa kanya na hindi niya dapat intindihin kung bang ano man yung sinasabi nung kahit patatay, kahit bang ano, kahit pakapatid. Niya, ano siya, malawak ang pangunawa. Ito sa paghamo ni Tatay Digong na magpa-drug test si BBM. Sa palagay ko, hindi dapat patulan yung ganun eh. Imagine, presidente ka. Hindi ka naman bata para patulan yung mga ganun-ganun, di ba? Alam mo naman dyan sa sarili mo na kung ano ka talaga. Saka hindi dapat pinagpapatulan yung mga ganyan. Parang out of ano na lang yan. Ang sabi ka ni BBM, di ba? Parang cause of fentanyl, parang ganun-ganun. Pero parang siguro patawa na lang siguro yun. Pero tayo, bilang mamamayan, ano pa rin tang pag sa atin ang ano, mga parang maging do abiding citizens, hindi tayo lumalabag sa batang. Tayo pa rin yung magdadala na kung ano magiging katayuan natin. So parang andyan lang yung ating gobyerno para kung ano man yung programa nila na kapakipakinabang sa atin, makikinabang din tayo. So, maging law-abiding citizen tayo dapat. Sir, mapunta ako dun sa, ano, sa mga bilihin ngayon na nagtataasan. Yung bigas na... Oo, na halos 70%. Yung 20 naging 30. Anong masabi dun, sir? Parang ang mamamayang Filipino, nag-aantay pa rin. Na kung kaya na ba mangyayari yung 20% na bigas na yan. So, masabi niyo po dun, sir, sa pangako ni PBB na papabuti nga niya ng 20 pesos per kilo at sa ngayon din naman ito ba? Wala pa eh, wala pang nagbibili. Siguro wala pa talaga kasi ano po ibili talaga kami, wala namang 20 pesos na bigas. Wala naman. So baka naman magkatayatan lang tayo kasi papuntang 2 years pa lang naman yung kanyang administration, di ba? So huwag naman natin siyang masyadong i-judge kaagad. Baka magising na lang tayo isang umaga na ano na yung parang nag-normalize na yung inflation rate, tapos yun ano, kaya bigyan pa natin siya ng chance na bang maipakita niya na kung ano, kasi wala naman yatang presidente na hindi nagahangad na para sa ating kabuhayan. Pero para sa iyo sir, anong opinion mo sir, no, sa kay Tatay Digong at kay PBBM? Para sa iyo sir, parang dapat hindi, kasi ano yun eh, hindi magandang tingnan. Ano na lang ang isipin ng mga, ano, tumakbo sila ng kanyang anak under the ano, unit team, diba? Tapos biglang-bigla gagawin mo siya. Tapos hindi lang sa Tatay Digong, pati si Basti pa, diba? Ganyan niya, pinag-resign niya. Okay. So dapat hindi ganun. Dapat supportahan mo siya dapat. Hindi yung total na dyan.
Okay sir, last na sir. Kung sakali sir, meron po ba kayong mensahe kay BBB at BP sa Duterte? Oh, yung ang magiging mensahe ko lang sa kanila, yung kay BBM, wala talaga akong masabi kasi sa magtotoo lang, binuto ko talaga sila ni Sara eh. So, maganda kami yung pamalakad ni Bang BBM. Yung kay Digong naman, yung kay ex-President Duterte naman, huwag naman niya masyadong kinakalaban itong si BBM kasi wala namang ginagawang masama sa kanya. Na yung katulad yung akala nila porque andito na yung mga member of ICC eh mismong sa bibig na nang galing ni BBM yung sinabi niya na huwag kayo mag-alala kasi hindi na tayo member ng ICC, hindi natin papayagan yung mga kung sino man yung mga investigator na yan na makialam sa atin. Kung pumunta man sila dito ay bilang tourist na lang at wala talagang haharap sa kanila kahit na anong ahensya ng ating government. So, doon pa lang, dapat, parang iba dapat matuwa na sila kasi ando pa rin yung, siguro sabihin na natin na for the sake of Sara, parang kahit na sabihin na natin na babastos na siya, ando pa rin yung pag-respeto pa rin niya kasi kapamilya ni Sara yun eh. Na si Sara naman, hindi na iba kay BBM, diba? Kasi para na niyang kapatid, yung mga ganun. So, dapat wala dapat ganyan. Magtulungan sila para sa ikabubuti ng ating bansa. Hindi yung magsisiraan talaga, di ba? Pero sir, naniniwala ba kayo na Kupang Unity? Ha? Naniniwala ba kayo na Kupang Unity? Parang katulad na ng sinabi ni Aimee, parang nagkaroon na ng lamat kasi maaring si BBM, maganda ang ano niya.